Okay? Negative. Ito positive. Positive. Negative. Positive 12. Positive 5. Okay na. Yan yung output niya mismo. Ito yung capacitor na yun. Yung ginagano ko sa'yo. Yung drawing kung ito ay yung dalawa na to. Ito yan. Okay? So ito. Yung positive ng capacitor yun, oh. Yung walang guhit. Yung may guhit, negative. Ito. Papunta doon sa parang relay. Yung. So alam na natin na ito yung 12 volts. Ito yung 5 volts, oh. Wala. So ibig sabihin, hindi siya connected dito. Pero ang ground is common. Ito at saka yan magkasama lang, oh. Yung. So magkasama lang yung negative supply niya. Common ground siya kung tawagin, ha. Okay na yan. Good day, mga ka-technician. Ayan, nandito ulit kami. Kasi tapos na ang bakasyon. Nagawa na ulit tayo. Ayan. So yung ginagawa ko dito na dead set to, eh. Nasunog yung ano, parang nabasa siguro or something na hindi natin maintindihan. Yun, oh. Tumanggal, oh. Ayan. So, ang nasira kasi dito, nawala ng power. Pero, simple lang naman ang power supply nito. Pwede siya i-convert kung hindi na natin talaga magawa. Ayan, oh. So, ang power supply niya, ito yung regulator, oh, nasa loob. Tika nga sa test. Yun. So, ito yung regulator niya. Pasok ka na kati papi. Yan. So, kung conversion ang gagawin natin, ang problema lang naman kasi natin dito, dalawa ang supply. So, isang 12 volts, tsaka isang 5 volts. Ayan. Tsaka isang problema pa natin, naubusan ako ng power supply na gagamitin pang convert. Ayun talaga ang masakit. Pero, madali lang to. Ngayon, ang problema nyo kasi dito, minsan, nagkakamali kayo ng tapping. Hindi nyo alam kung alin ang 5 volts. At saka kung alin yung 12 volts. Kasi dalawa ang out niya, eh. Ito, kaya dalawa yung capacitor na nandito. So, isang 12 saka isang 5. Yan. Okay, so idudrawing ko muna dito para medyo mas maliwanag ng konti. Ito yung pentel. Uy, bago pentel pa namin. May nag-donate na, oh. Nawawala agad yung isa. Ito. Ayan, so sa 12 volts kasi natin, ito yung ay yung 5 volts natin. Ganito rin, no, yung drawing ko nung nakaraan. Ganon. So itutuloy lang ulit natin ito para masundan nyo, ha. Madali lang to. Pang ano lang to. Pang grade 1. Kaya yung pambura. So buburain ko muna ito. Kanya na naman ito nung nakaraan. Binura. Yung. So, ang problema natin dito, ang supply na kailangan natin, isang 5 volts, saka isang 12 volts out. Yan. So, ang 5 volts natin, yan yung supply ng system. Okay? So, yung 5 volts sa system. Ang 12 volts, yan yung supply ng ating control or yung ating mga relay. Yan. So ngayon, katulad nitong ginagawa ko, wala ako regulator na pamalit nito kasi pumutok na rin. So meron tayong isang option kasi ang ginagamit ko dito yung transformer type na ganito. Mas matibay siya kahit yung medyo nabasa siya, hindi siya basta nasisira. So, tinatanggal namin yung pinaka-regulator na to. So, pwede mo nang tanggalin. Ang susupply nyo lang, yung 5 and 12. So, ang problema nyo lang, paano nyo gagawin? So, ito doon sa mga baguhang tech na lang, ha. Huwag na doon sa mga veterano.
Yan, so yung mga veterano, veterano na talaga yun. Baka pinatawanan na yung ating gawa. Ayan, so paano tayo gagawa ng power supply? So kung natingnan nyo yung ating inilabas na video noon, gumamit ako ng, yan, yung 7805 na regulator. 1, 2, 3. Ito yung out ng 5 volts. So, dun yan pupunta. Okay? So, syempre, ang input natin, ang gagamitin na nating input, 12 volts. So, ang in natin is 12. Okay? So, pwede na rin natin yung i-connect dun. Okay. So, may meron yung in natin, yan na rin yung gagamitin natin para doon sa 12 volts. Yung output natin, so doon tayo gagamit ng 7805 na regulator. So, ito yung ground. Okay, ngayon paano natin gagawin yung transformer naman? So, madali lang ito eh. Simpleng-simpleng power supply lang ito. Yan, gawin natin. Kung ito yung transformer natin, kita ba yan dahil? Ang drawing ko. So, masikip yung ating pwesto dito eh. So, ang input nito, yung red, 220. Dito ko na ilalagay ha. 220 volts, AC. So, ito ang in. Okay? So, may out tayo na 12 volts. Step-down transformer ang tawag doon sa dinrawing ko ha. So, ang out natin is 12. Out. AC pa yan ha. Yan. So, para may convert natin, dumiit na. So, dito ko na ilalagay ha. Gagamit tayo ng bridge diode. Yan, diode. Bridge type diode. Okay. Yun. Ganun lang kasimple pala yun. Okay. So, ito yung AC. Ito yung AC, ito yung negative, ito yung positive. Okay? So, ganito lang. Apat na diode or gumamit na laki ng ganito, yung gitna, AC. So, dinrawing ko lang na ganito para mas maintindihan lang natin. Okay? So, yung output ng AC, connect doon. So, makita nyo na yung arrow ng diode doon. Pagkasunod, doon sa kabila, ganoon din. Doon sa kabila, ganoon din. Yun. Okay? So, kailangan nyo ng filter capacitor. So, ilalabas ko na to. Yan. Okay? So, dito ko na ilalagay yung pinaka-filter capacitor natin. Yan. So, converted na siya ng DC output. Unregulated. So, ito yung negative. Ito yung positive. Yan. Okay. So, kunin nyo na lang yung positive. Yan na yung i-connect mo dito. Okay. Ang gulo ng diagram ko. Pero, mauunawaan nyo siguro yan. Simple. Ang ground natin, negative. So, ito ang negative, yung gitna. Nung 7805 natin. Okay, so inilabas ko doon yung wire, ikinunikot siya doon. Okay na. Medyo magulo lang ng konti yung drawing ko. Sinauna doon eh. O yan, simple na ah. O meron na tayong power supply, yung diode, 7805. Ito na yung 5 volts mo, ito yung 12 volts mo. So yung 12 volts, dito ko na kinuha sa input. O yun eh, 12 mo. So, ang kailangan lang nating regulated, yung output. So, ito na yung output mo ng 5. Madali lang, di ba? Simpleng-simple. Drawing natin ang maayos yung diagram, ha? Yan. So, sa mga babaguhan na lang to ha? Doon na to sa veterano. So, yung veterano kasi parang ilan din lang naman doon sa
nagsusubscribe doon sa ating video. Pero pinakamarami talaga yung mga baguhan. So doon sa mga veterano na tinatawanan na tayo ngayon, hindi ito para sa inyo ha. Para ito doon sa mga baguhang technician. Ayan, so ganun lang ha. Buburahin ko, idodrawing ko ng mas matino. In-explain ko lang ng magkakadugtong ha. Okay, burahin ko. Binuran na. Nandito na, boss. So, madali lang yan ha, madali lang gawin. Ayan, gawin natin. Ida-diagram natin para masundan nyo. Okay? Yan. Input. In. 220. Transformer to ha. 1, 2. Output. 12. Out. Okay? So, bridge type diode na ang gagamitin natin para lang masundan nyo ha. Malaki pala yung ano po, drawing, no? Okay. Okay lang. So, ito na yung bridge type diode natin. 1, 2, 3, 4. Apat na pa, di ba? So, ito ang positive. Ito ang negative. Kita to, dedado? Kita. So, itong dalawang paa, ito ang AC. May nakalagay naman dun eh. AC. Nasa gitna ng paa. Okay? So, ayan. Napakasimple lang, oh. Ito. Kahit alin dyan, pwede mong i-connect. So, dito ko nakukunin para... Yan. Kinonect ko lang doon sa isang AC. So, yung isa... Yung... Okay na. So, gagawa lang tayo ng wire. Sundan nyo na lang kung paano ko inilabas, ha. Ayan. Ito yung isang out. O, yan na yung output mo. Yun. Okay? So, positive. Capacitor to. C. 01. Okay. Yan ang nilagay natin. O, capacitor 1. Yan. So, ito yung positive. Ito na yung negative mo. So, nagtatarong ng value. Pwede na dito yung 1000 UF by 35B. Or 25B, pwede na rin siya. Pero ginagamit ko 35 eh. Wala namang problema yun dyan kung medyo mataas. Okay? So, ito na ang output mo ngayon. Out. Positive. Negative out. Ganyan lang kasimple. May power supply ka na. Pwede mo nang gawing charger. Pwede na kahit saan. May output 12 volts ka na. Okay? So, 12 volts out. Dumaan sa diode, dumaan sa capacitor, naging DC. Converted to DC na siya. Pero, siyempre, ang masusukat nyo dyan, kung 12 volts yan, hindi eksakto kasi unregulated power supply ito, ha? So, hindi siya fixed voltage na 12 volts. So, maaaring mga 13 or 14 volts yan. Pero, kapag iniload mo na siya sa mga ganito, pwede siya kasi ang susupplyan mo lang naman dito para lang doon sa relay. So makikita nyo na yung mga design na lumabas nito. Transformer type na, di ba? May transformer. Yung bagong modelo, nakalubog yan dito. Ganito rin lang ang ginamit. Pinasok lang doon. So ito kasi, yung nauna, electronic type ang ginamit nila. So gumamit ng regulator. So regulated power supply. Kaya makikita nyo, ang ginamit niya maliit na transformer. So chopper ang tawag din eh, namin. Ewan sa iba, chopper, transformer yan. Okay? So yan, katulad yan. Ilabas lang ulit natin. Ang required na kailangan natin ng supply, 12 volts at saka 5 volts. So gumamit na lang tayo ng regulator, 7805. Yan, paulit-ulit lang naman tayo sa ginagawa natin. Ano? So, input, ground, output. Pag nakaharap sa'yo yung IC, yung kaliwa, input. Yung kanan, output. Okay? So, ikukunek mo lang yon. Kung ito ang input, syempre, yun, sa positive. Okay?
input, i-connect mo doon ang negative. Yan. Okay? So, nilagyan ko lang ng ganun. Ibig sabihin nun, lumusot. Okay? Aha. Dito ko na siya ilalagay. Ayun. Pangit, no? Okay na. Ayun. Negative. Ginilagay ko sa gitna kasi ang gitna nito is negative or yung tinatawag natin na ground. Okay, so yung out, ito na yung out mo. 5 volts. Ito na yung 12. So, inulit ko lang yung pagkakadrawing. Ganun lang. Kasimple. Ang ginamit ko lang bridge diode para hindi na kayo malito. Yung nauna, yung ina-assemble na apat na diode. So, bridge type tayo din na tawag namin. Ayan, so ito na yung 12 mo. Ito yung 5 mo. Laba kong mali. So, i-correct nyo na lang kung may mali ako doon sa sinabi ko. Pero napakasimple lang naman yan. Okay? May 5 ka na, may 12 ka na. Ang ground mo is common ground. Ito lang, dito mo rin kukunin. Yung negative nung 12 volts mo, dito mo na rin kunin. Yung negative nung 5 volts mo, dito mo na rin kunin. Okay? So, isang ground lang yan. Kumbaga, ganito yan eh. Dumrowing ako, capacitor na. Ito yung negative nung isang capacitor. Ayan, dumrowing ko na. So, ito ay magkakonek lang dito. Yan. And ito yung positive, out na to. Yan. So, magkasama na to sa ground, ha. Yan. Negative. So, ito yung positive mo ng capacitor. Magkahiwalay siya. Ah, magkasama lang yung negative. So, ito yung 12. Ito yung 5. So, di may output ka na. Ito yung ground mo. Okay. Ayaw ka mga dyan, cuts. Paulit-ulit lang naman yan. So, yan yung pinakasimpleng power supply. So, pinapaulit-ulit ko para lang masundan nyo. Kasi yung iba dito, kapag regulated power supply na, medyo mahirap ng sundan. Pero kung nalalaman nyo yung ganitong basic, so, basic nga siya. Madali lang. Masusundan nyo yung regulated power supply. Ngayon, ang problema nyo naman dito ngayon, like katulad nito, malilito kayo. Alin dito yung 5 volts? Alin dito yung 12 volts sa dalawa na ito? So, malilito kayo, di ba? Ayan. So, ang gawin nyo, katulad nung sinabi natin, balik na ulit tayo dito. Pagkusok ko na ko. Yung 12 volts, always sa relay yan pumupunta. Ayan, ito sulat ko na. Ayan, papunta doon sa control o relay. Yung 5 volts, sa system. Okay? Basta 5 volts, papunta ng system yan, ha? Ayun. So, para makuha mo kung alin yung 5 volts, ay yung 12 volts. So, ibig sabihin, pag nakuha mo 12 volts, alam mo na yung 5 volts. Kung alin ang lalagyan mo. Ayan. So, ito yung relay. Kunin mo yung isang paan ng relay, katulad nitong gagawin ko, kunin mo yung positive. So, ito yung positive ng capacitor. So, ito yung paan ng relay. Yan. So, wala akong nakuha. Itong kabila, yun. Gamitan natin ito. Para marinig niya. Hindi niya makita yung palo ng tester. So, kira ko dito. Gamitan na ako. Yan. Okay. Tapos, yung positive ang naiba. Ayan, ngayon, yung application natin, ito, gagawin na rin natin yung power supply, tsagain nyo na na, mamaya ako na iaayos to, ha, so ipapakita ko lang, katulad niyang 7805 na ito, kita, dado, so kapag nakaharap sa inyo, yung kanan, output, yung kaliwang paa, input, yung gitna, ground, okay? So, tinupi ko yung isang paa. So, yung nakuha natin kanina, ito yung 5 volts, di ba? So, dinerite ko na muna doon sa paa, ha, ang capacitor. Mamaya ko aayusin ito para lang makita nyo in actual, ha, kung paano ko ginawa. Ayusin na lang natin kapag ka nasundan nyo na. Okay, so ito yung dalawang paa ng capacitor. Isa. Yan.
So ito yung positive, ito yung negative sa kabila. So itatap ko na ito dito. Ihiwalay ko lang yung negative. So negative ito. Labo ng mata ko. Dikit ng konti. Ayun ang minit ng soldering ko. Yung. So itatap ko siya doon sa isang paa ng kapasitor. Yun, connected na, hindi pa grounded. Labo na kasi mata ko eh. Yan. Okay. Ayan. So kakabit na tayo doon sa kapasitor. Pinatong ko muna sa ibabaw ha. Ito positive, ito yung negative. So ito yung kapasitor na yan. Balik to Jota ako dito sa baba. Teka. Alipi sinukat ko kanina. Ito, ito, ito. Positive. Ito, tama. So, ito yung 12 volts. So, yung kinabitan ko, 5 volts. Alam, kamali na naman ako eh. Ayan. Teka, meron akong power supply dito. So, gagamit muna ako ng 12 volts power supply para lang makita natin kung mag-on. Ayan. So, ito ang sira nito, regulator ha. Kasi pumutok na pati yung linya. Nilinis ko lang ito. Ayan. Saksak natin. So itong ginagamit ko 12 volts power supply, ito natanggal lang yung alligator clip. Ayan. Kita. Kita aring tester. So ayan o. Kunin lang natin kung alin yung positive and negative. Ayan katulad nyo na. So nakita nyo 12 volts. Okay. So ito yung positive, yung may red. Ito yung negative. Okay. So yung positive, bunutin muna natin. 12 volts input. So ito yung input mo. Okay. So yung negative, ito yon. So common ground yan, kahit alin doon sa dalawang negative ng kapasitor, pwede. Ayan. Okay na. Negative. Okay, tama, negative. So, ito yung positive. Kukuha lang muna ako ng kapirasong wire. Ito na gamitin kong LED. Pang testing lang to, kaya ganyan kapangit yung itsura ha. Para lang makita nyo. So, ito yung isang paa ng kapasitor na positive yung kinuhanan ko. Yan yung 12 volts. So, dahil yun ang input natin, doon ko siya itatap. Pinagsama ko na siya. Yun. Okay. So, ayan. Nagsama ko na. Ganun lang. Pangit lang yung pagkakagawa ko. Pero, importante dito, masundan nyo. So, idinemo ko lang. Sa mamaya na nyo naayusin. Mamaya ko naayusin. Ayan na. Positive. Ground. 5 volts output positive. Yun. Laban magkadikit dado. Kasi mas malinaw mata mo eh. Wala naman. Sige, ayan mo na. Pag may mali, di puputok naman yan eh. Na. Ayan. So, kunin natin ngayon yung... Ay, saksak na natin. Yung, nabuhay na siya. Ayan. So, buhay na. Okay, susukatan natin ngayon. Volts. Ito yung common ground na sinasabi ko sa inyo. So, ito yung positive 12. Yun. Yan. So, ito yan o, yung paa na to. Pinagsama ko lang dito. Okay? So, yung output nyo, yung nasa kanang paa, ito yan. Okay. So, kita nyo na, 5, di ba? Ito, 12. Oh, napakasimple lang nung pagkakagawa natin. Okay? Ayun, ganun lang kasimple. Tapos, sige, pa-demo na natin to kung paano ginawa para lang masundan nyo. Kasi mahirap talaga ito, lalo na dun sa mga, syempre, gustong gumawa. Akin yung cutter.
na wala tayong basic. So, i-basic na lang natin ng demo. So, tanggalin ko muna ito. Yan. So, ito yung output. Ito yung input. Gagamitin ko pa itong terminal na. Kung naman ako ng ano, saksakan. Yan. Ayan, kung nalilito kayo dito, kasi katulad niyan, transformer, wala namang sign, hindi nyo alam kung ito yung in or ito yung out. So, kabisado ko lang kasi, kaya nasabi kong ito kagad yung in. Pwede nyo siyang tester rin, punta kayo sa resistance. Nakikita nyo naman yan eh. Kung alin yung may pinakamababang kayong nakuha, katulad niyan, oh, 634 ohms. Compare mo doon sa output. Step down transformer ang tawag dyan. Ang output may 3.6 ohms lang siya. O 3.6 ohms. Halos shorted na siya. So ito yung out, automatic yan. So kapag input, ito yung mataas na makukuha mo. 634.3 ohms. So hindi accurate. So hindi lahat parehas ng lalabas doon sa makukuha mong saktong resistance, lalo na kung digital ha. Yan. Okay na. So, ito ang input, ito ang output. So, katulad doon sa drawing natin, sure ba kayo buo ito? Oh, boss. Walang tiwala sa inyo eh. Ayan. So, ito yung input eh. Ito yung out. Positive, negative. Open yata ito, boy. Positive. Ah, okay. Yun, positive. Ito. So, yung gitna ang AC based doon sa pagkakadrawing natin, ha. Yan. So, kukunin lang natin yung gitna. O, oh, boso. Sige, ako na bahala dyan. Sige, maram dyan. Pansamantagalan lang muna itong ginawa ko, ha, para ma-demo lang natin. Yan. Kung gagawa kayo ng simpleng power supply, ganyan din lang. Gagawa kayo ng battery charger, pwede na yan. Kung gagamit ka lang ng mataas na capacity ay na transformer, malaking ampere o malaking transformer na 12 volts, so pwede ka lang gumawa ng battery charger mo. And yung diode, ayan na. Okay. So akin na yung pang input. Wala ba kayo electrical tape? So, pansamantala, kakabit ko muna to para lang ma-demo. Kahit yung masking tape, pwede na yan. Punitan mo ako. Huwag lang magdikit. Laki ng konti. Kasama pa mato. Okay. Yan, tinaypan ko lang. Baka makuryente ako eh. Oh, yan. So, ito yung may plug na ito. Lagyan ko lang ng plug muna. Ito yung 220 natin, ha? So, ito yung out. Saksak natin. Yan. AC. Tinan nyo yung tester ko. Nakaset ako sa AC, ha? So, ito yung AC output natin na 12 volts. Tama ba itong aking... Yan. So, almost 17 volts ang nakuha natin. So, yung output niya, magiging DC na siya. Pero, fluctuated pa yan. Ano yan? Gumagalaw, ha? So, yan yung output natin. Oh. DC na siya. Pero dahil wala tayong nakakabit na capacitor pa, kung susukatin natin niya sa scoop yung supply nyo, is gumagalaw. Nagkakaroon ng humahalo pa siyang... AC. Hindi siya pure DC pa. So, kaya gagamit tayo ng capacitor. Ayan. Ito kaya. Ito yung ito. Ayan. So, ito yung 1000 by 35 na capacitor. Sabi ko nga sa inyo, kukunin nyo yung positive at negative.
Haba na ng video natin ha. So, pagtsagaan nyo na. So sa mga newbie lang to ha, huwag na to sa veterano ha. Ayan. So kinuha ko yung positive. Binakasign naman yan dyan. Hindi na siguro kayo malilito. Pagka pa-cross na yun, di positive. Yan, inisa-isa ako lang para lang masundan. Kasi ang dami nagtatanong sa amin kung paano daw gagawin. Pangit naman ang panong kapasitor. Ayaw talaga na. So negative, syempre, dun nyo, yan, may guhit naman eh. Kita nyo yung guhit. O syempre, dun nyo na ilalagay sa negative. Katulad yung ginawa ko. Yan. So, yung isa doon sa positive. Okay. Ayan na. Ganyan lakas simple oh. Para lang tayong naglaro ng apoy. Okay. So, kunin na natin yung positive out ngayon ito. Negative, positive. Tama ba? Okay. Yung ang laki ng tinaso, almost 20. Pero unregulated to, kaya malaki yung nasusukat natin na boltahe. Sa ganito naman, hindi naman siya nakaka-epekto. Kasi ang sinusupply niya, yung coil ng relay. Okay? So puputulin ko na muna, ari pa samantalang wire na ginamit ko para direct ko na ikakabit doon. Yan. So ito yung positive natin. Ito yung negative. Didikit lang natin. Malabo lang talaga yung mata ko, hindi ko makita. Yun. Okay, so ito yung negative. Ganun din, tatap mo lang doon sa negative oh. Sinundan lang natin yung diagram. Oh. Ito yung positive. So, siyempre, doon sa positive, ayun, buhay na. Yan. So, may charge yung kapasitor. Kaya nagkaroon ng spark. Okay? So, hindi pa siya nakasaksak. Ito pa lang talaga yan. Charge ng kapasitor yun kanina. Yan. So, saksak na natin. Ayun. Banda. Magic. O, yan. So, buhay na. Ngayon, ito na yung gagamitin natin. Itatap nyo na lang siya. Katulad yan, aayusin na lang natin ang pagkakakabit. Hindi naman ganito kasagwa. Siyempre, ikakabit natin ng maayos. Ano? So, pinademo ko lang yan. I-tap nyo na. Pwede nang nakaganyan siya, pero itupi nyo. Palitan nyo ito ng ibang wire. O ayan, itutupi lang ng bahagya yan. Okay na. And ito, ipupwesto nyo lang sa isang, pwede nyo itornilyo sa gilid. And ito, yung ginagamit nating plug, siyempre, papalitan natin. Itatap nyo na lang siya doon sa input ng saksakan. Ito yung saksakan niya, oh. Yan. Ay, di kunin nyo na yung dulo ng saksakan na yan. Blue and ano bang kulay isa? Black. So, ito. Blue and black. O, ayan na, ito. Kunin nyo na lang. Itap nyo na lang itong doon. So, pag sinaksak nyo, okay na. Ayan. So, ganito kasimple. Tapos na tayo. Okay na ito. Iaayos na lang namin ha. So, hahaba yung video kung ipapakita pa namin kung paano namin inayos. Ayun ang bahalang dumiskarte kung paano nyo pagagandahin. Importante, walang magdidikit-dikit dito sa wiring. Ha? So, madali na. O, Patrick, kaya mo nang ayusin to ha. Yes. So, kukunin mo na lang yung input. Pwede mo nang tanggalin yan. Pwede mo tanggalin na rin yung transformer na yan. Importante lang nakakabit siya ng ganyan. Okay? Lagyan mo siya ng wire papunta doon. Lagyan mo rin ng wire. Ito na rin ang gamitin mo. Yan na rin. Ayusin mo na lang pagkakahinang. Tapos, pwede mo siya idikit dito. Itong dapat saksakan. Yan yung itatap mo dito sa dulo nito. Kung alin yung dulo nito ha. Okay. O diyan, ganun lang kasimple. Okay na.
Aayusin na lang yan bukas ni Patrick and ng ating cameraman na si... Dado. Dado! Okay, boss Dado! Okay!